isa akong bilyonaryo. Kabanata 100. Oo, tama si Kuya Marvin. Itatama ko. Nang makita ni Frankie na hindi na nasangkot si Marvin sa bagay na ito, agad siyang natuwa muli. Mr. Marvin, sorry, Mr. Marvin. May mga mata ako at hindi ko kilala. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito, Mr. Marvin, humihingi ako ng tawad sa iyo. Pasensya na. Si Anna, nakahiga sa lupa, ay tahimik na nakikinig sa pag-uusap ni na Marvin at Frankie. Muntik na akong mahimatay. Diyos ko. Siya si Master Marvin. Mukhang bata si Master Seven sa harap ni Master Marvin. Siya ay magalang at masunurin kay Master Marvin. Bukod dito, nang turuan siya ni Master Marvin ng leksyon, hindi siya nang ahas na magsalita at humingi ng awa. Nakinig si Anna sa pag-uusap ni na Marvin at Frankie, nakahanap ng pagkakataon, tumakbo at lumuhad sa harap ni Marvin, at hiniling kay Marvin na iligtas ang sarili. Nang makita ito ng ibang mga babae, lumuhad sila at hiniling kay Marvin na patawarin sila. Master Marvin, patawarin mo kami. Mr. Marvin, pasensya na. Marami kang ideya. Huwag mong sabihin sa amin ang parehong bagay. Master Marvin, pasensya na. Alam naming mali kami. Pinanood ni Frankie ang mga babae na humihingi ng tawad kay Marvin. Malamang alam niya kung paano nila tretuhin si Marvin ngayon lang. Galit na galit si Frankie at pinagalitan. You're a bunch of losers, damn it. Dumating dito ang young master ng pamilya Cruz at pinagtawanan mo. Dukutin ko ang mga mata mo ngayon. Nang marinig na huhukayan ni Frankie ang mga mata nila, isa-isang nang inag ang mga babae sa eksena. Malambot ang kanilang mga binti at paa. Bumagsak silang lahat sa lupa at humingi ng awa. Well, Frankie, huwag mo silang takutin, kalimutan mo na. Nadama ni Marvin na hindi na kailangan para sa gayong grupo ng mga kababaihan na mahirapan sila. Nang marinig ng mga babaeng ito na gustong iligtas sila ni Marvin, isa-isa nilang binuhay ang kanilang pag-asa sa buhay. Salamat, Master Marvin. But again, sinong tumapak sa akin kanina? Malumanay na tanong ni Marvin. Ang mga salita ay ikinagulat ng maraming babae. Ang babaeng kakatapak lang sa paa ni Marvin ay biglang napatigil sa pagtibok ang puso niya. Takot na takot sila sa kanilang mga puso. Sa sandaling aminin nila ito, hindi ito darating sa isang magandang wakas, ngunit hindi sila nang ahas na tumayo. Ang mga babae ay dahan-daang humakbang pasulong mula sa karamihan. Hawak ang kanilang mga kamay ng mahigpit, ang mga luha ay hindi napigilan sa pag-agos, sa oras na ito, hindi sila nang ahas na magsabi ng isang salita upang iligtas ang kanilang mga buhay. Natuwa naman ang ibang mga babae na hindi nila sinubukan ang kanilang makakaya sa oras na iyon, kung hindi, ito ay kanilang sariling kamalasan ngayon. Ngayon pa lang, para mapasaya ang ikapitong young master at gumanap ng maayos sa harap niya, gusto nating lahat na tapakan si Marvin. Huwag hayaan siyang tumakas. Kapag bumalik ang ikapitong young master, ibibigay natin si Marvin sa ikapitong young master. Karaniwang paborito ni Frankie ang mga taong ito na unang bumawa ng meritorious service. Madalas nilang inilalabas ang mga ito para maglaro. Nakita ni Frankie na ang mga taong ito ay naglakas loob na tap-akan si Marvin gamit ang kanilang mga paa, at siya ay umungal. Asawa. Ang lakas ng loob mong tap-akan ang aking kapatid na si Marvin. Lahat kayo ay gustong mamatay, hindi ba? Sa pamamagitan nito, tuturuan sila ni Frankie ng leksyon. Ngunit pinigilan siya ni Marvin. Kumaway si Marvin kay Frankie, tumingin sa mga babae at nagsabi, I think so. Punta ka sa kwarto ko mamaya. Ano? Punta tayo sa kwarto ni Master Marvin. Natigilan ang mga babae. Gusto ba ni Master Marvin? Nagkatinginan ang mga babae,
may kakaibang saya sa kanilang mga mata. Biglang dumating ang kaligayahan, hindi man lang pinaghandaan. Nakakagulat na kumikinang sa ginto ang mga mata ng mga babaeng ito. Kapag pinapakinggan ito ng ibang babae, hindi sila mapakali. Paano kaya nila? Hinihiling ba talaga ni Master Marvin na matulog sila sa kanya? Napakaganda ng buhay ng mga taong ito. Oo, Master Cross, gagawin namin ang sinabi mo sa amin. Masayang sabi ng mga babaeng ito. Well, tandaan mong hugasan ang iyong katawan bago ka dumating, lalo na ang iyong mga paa. Dagdag ni Marvin. Matapos marinig ito ng mga babaeng ito, tuwang-tuwa sila. Kaya ito ay hindi nakakagulat na gusto ni Master Marvin na makapasa sila. Siya ay may ganoong libangan. Gayunpaman, lahat sila ay nasa sabik na halos hindi na sila makatayo. Excited nilang sinabi, "Oh, Master Marvin." Yung ibang babae, sobrang inggit nung narinig nila yon. Paano naging mas mabuti ang mga bagay-bagay? Nako, alam kong magiging ganito. Mabaliyon man ang ulo ko, kailangan kong tap-akon si Master Marvin. Ngunit ngayon huli na para sabihin ang anumang bagay. I think you're good at your feet. Let's clean my room with your feet tonight. Umiti si Marvin sa mga babaeng ito at sinabi, Ah! Tinisin ang silid gamit ang iyong mga paa. Hahaha! Nakakatawa talaga. It turns out that Master Marvin asked them to clean the room or with their feet. Si Frankie ay nilibang ni Marvin. Pwede ka pang maglaro. Patok ang routine. With that, sabi ni Frankie kay Marvin na may masamang ngiti. Marvin, kung hindi ay hindi ka aalis. Sumama ka sa akin dito. Hindi mo may enjoy ang napakaraming magaganda at hot na babae dito. Nasa kamay ko lahat ng klase ng babae. Ipinapangako kong magugustuhan mo. Pagkaraan ng ilang panahon, isa pang engranding piging ang gaganapin. Ang mga mayayaman mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay ay darating upang sumama sa amin. Bubuling din natin ang mga babaeng mayaman na puti, sa tingin mo cool o hindi. Sabi ni Frankie, talagang naantig si Marvin. Kung tutuusin, ito ang pangarap ng lahat ng lalaki. Ngunit naisip ito ni Marvin at umiling. I'm not going. I have to go back to school in 2 days. Go and have fun yourself. Oo, naalala ko noong sinabi mo yon. Ano ang pangalan ng pinuntahan mo? Universidad ng Santa Lucia. Oh, kapatid ko, bakit ka pumapasok sa mga pangatlong antas ng primaryang paaralan gaya ng Harvard, Cambridge at Oxford sa iyong kapasidad? Makikita mo na ang mga paaralang ito ay hindi lahat para sa iyo upang piliin. Hanggat may sasabihin ang pamilya, magagawa ito kaagad para sa iyo. Hindi ko talaga maintindihan kung anong uri ng Universidad ng Santa Lucia ang gusto mong pasukin. Okay, hindi ko sasabihin sa iyo. Hindi ko maintindihan kahit sabihin ko sa iyo. Ayaw ni Marvin na ipagpatuloy ang pagtalakay sa isyung ito sa kanya. Dahil alam lang ni Marvin na gaano man ka-extra at pag-aksaya si Frankie, gaano man siya kahirap, kahit na bumili pa siya ng 10 or 8 isla, ang pera ay wala sa pamilya. At hindi lilimitahan ng pamilya ang dami ng pagkonsumo ng Frankie. Pagkatapos ng lahat, si Frankie ay walang karapatan na magmana ng pamilya. Maaari lamang siyang gumastos ng pera nang walang anumang kapangyarihan. Si Marvin ay iba sa Frankie. Anuman ang antas ng Universidad ng Santa Lucia, lahat ito ay sariling pagsusuri ni Marvin at kanyang sariling pagsisikap. Alam na alam ni Marvin na ang isang tao ay kailangang gumawa ng tuloy-tuloy na pagsisikap at pagsulong upang makagawa ng pagbabago, ngunit ang lahat ng ito ay nakasalalay sa sariling lakas. Kabanata 101. Well, Marvin, alis na tayo. Dadalhin kita sa isang magandang lugar para uminom at hahayaan kang matikman ang pagkain hindi mo pa nakakain.
Alam mo ba kung gaano kasikat ang chef na inimbitahan ko this time? Maganda ang ugali ng lalaking ito. Nagkasundo na ba tayo? Isang buwan lang siya mananatili sa islang ito at aalis siya pagkatapos ng isang buwan. Hindi makapaghintay si Frankie na matikman si Marvin at pagkatapos ay hihilahin niya si Marvin palayo. Sa oras na ito, biglang tumakbo si Greg. Si Greg ay napaka-steady sa lahat ng oras. This time, halatang naguguluhan siya. Master Marvin. Kaya heto, hawak ng telepono ng presidente na si Greg ang telepono sa isang kamay at nagmamadaling tumakbo papunta kay Marvin. Lolo naman, masayang sabi ni Marvin. Dahil doon, kinuha ni Marvin ang telepono. Hindi naman nagtagal ang oras ng tawag, ilang segundo lang, pero pagkatanggap ni Marvin ang tawag, napakaganda ng mukha niya, parang may nangyari. Tito Greg, may daungan ba sa islang ito? Apurahang tanong ni Marvin. Oo, Master Marvin. Ikuha mo ako ng bangka. Pupunta ako dyan ngayon, mataimtim na sabi ni Marvin. Oo. Si Master Marvin, Greg ay tumanggap ng utos ni Marvin at agad na naglipat ng isang marangyang speedboat. Sa bulwagan, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumuhod sa lupa, nanginginig na ibinaba ang kanyang ulo at nagsabi, Patriarch, ako ang hindi makagagawa ng mga bagay. Please parusahan mo ako. Sa kanyang harapan ay nakaupo ang isang matandang may puting buhok. Bagamat nababalot ng kulubot ang kanyang mukha, may malakas na hangin sa kanyang buong katawan. Ang mga damit ng matanda ay napakasimple, ngunit ang pagkakagawa ay napakaganda. Ito ay isang ordinaryong mukhang matandang lalaki na nagpapakilig sa mga taong nakaluhod sa lupa. Sa tabi ng matanda ay nakatayo ang isang lalaki, payat at matangkad. Siya ay halos 40 taong gulang. Malamig ang kanyang mga mata at walang ekspresyon ang kanyang mukha. Tila walang kinalaman ang lahat ng ito sa kanya. Matt, bagamat wala kang kasalanan dito, dapat mong tanggapin ng buo ang responsibilidad at tanggapin ang kahihinatnan. Naiintindihan mo ba? Napakabait ng tono ng matanda, ngunit may kabagsikan sa pagitan ng mga linya. Oo. Ang bagay na ito ay aking pagpapabeya sa tungkulin, hayaan si Young Master Cruz sa aking nasasakupan, ako ay talagang mapahamak. Handa akong tanggapin ang lahat ng kahihinatnan. Si Matt Yeager na lumuhod para magsalita. Well, maiintindihan mo. Bumantong hininga ang matanda at saka sinabi. Matt, napunta ka sa pamilyang Cross sa loob ng halos 20 taon. Sa paglipas ng mga taon, marami kang nagawa at nagbayad ng malaki para sa pamilya Cruz. Alam ko ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi ka maaaring magtrabaho ng husto para sa wala. In 2 days, you can go to Z City. May villa at 5 luxury cars sa garahe. All this belong to your name. Nang marinig ni Matt ang mga salita ng matanda, nabigla siya at pinagpawisan siya ng malamig. Guro, alam kong mali ako. Pakiusap, huwag mo akong itaboy, pakiusap ni Matt na may luha sa kanyang mga mata. Guro, ako, si Matt Yeager, ay maaaring ngayon. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong regalo sa akin. Maaari akong magtrabaho para sa pamilya Cruz. Ay ang pagpapala ng aking buhay. Si Matt ay lubos na nagpapasalamat. Walang kakayahang magbayad ng Panginoon. Magagamit lamang ang kanyang buhay para mabayaran ang pamilya Cruz. Mangyaring huwag mo akong itaboy, hayaan mo akong magpatuloy sa pagtatrabaho para sa pamilyang Cruz. Mangyaring ibalik ang parusa. Handa akong tumanggap ng anumang parusa hanggat maaari kong ipagpatuloy ang paglilingkod sa pamilya Cruz. Nako! Bumantong hininga ang matanda at sinabing, Matt, alam ko ang kalagayan mo at marami kang naiambag sa pamilya Cruz. Ngunit sa pagkakataong ito, may nangyari kay Marvin at nasa teritoryo mo pa rin siya. Talagang ikinagalit ko ito.
Kung may nangyari kay Marvin, buong buhay ko sisisihin ko ang sarili ko. Hindi na kailangan pang pag-usapan. Gawin na natin, nag-utos na ako. Hindi ko na mababago pa. Natapos magsalita ang matanda at tumayo para umalis. Nagmamadaling sigaw ni Matt. Master, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi sinasadya ng matanda na tumigil. Nag-aalala si Matt. Gusto niyang mahuli ang matanda at muling magmakaawa. Sa sandaling sinubukan ni Matt na abutin ang kanyang kamay, ang lalaki sa paligid ng mga mata ng matanda ay agad na naging matalas, na kumikislap ng bakas ng mamamatay tao na espiritu. Sinulyapan niya si Matt at marahang sinampal. Bang! Agad na naramdaman ni Matt ang kanyang sarili na nakuhanan ng larawan ng isang malakas na puwersa at nahulog sa lupa mula sa malayo. Sabi ng matanda, lumingon kay Matt sa lupa at pagkatapos ay sinabi, Matt, hindi mo na kailangang sabihin pa. Naayos na ang usapin. You can set out at ease. Kapag may nangyari sa Z City, tutulungan ka pa rin ng Pamilya Cruz. Nagpumiglas si Matt na bumangon sa lupa at sumigaw. Guro! Sa oras na ito, walang makakaalam sa kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan ni Matt. Mas gugustuhin niyang putulin ang isang kamay at isang paa. Hanggat maaari siyang magpatuloy sa pananatili sa Pamilya Cruz at magtrabaho para sa Pamilyang Cruz, maaari niyang tanggapin ang anumang uri ng parusa. Pero ngayon imposible na. Saka lang, bang, kinatok ang pinto. Lolo! Isang binata ang sumugod at sumigaw. Lumabas na ang matanda sa ibang channel. Nang marinig niya ang ganoong sigaw ay bigla siyang napatigil. Nagulat ang kanyang puso at lumingon siya, Marvin. Si Marvin ang pumasok. Tinulungan ni Greg si Marvin na maglipat ng speedboat. Si Marvin ay nagmamadaling umalis sa isla. Pagpasok niya ay nakita niyang hindi umaalis ang kanyang lolo at naroon din si Matt. Nakahinga si Marvin at mabilis na sinabi, Lolo, hindi natin masisisi si Matt para dito. Pakiusap huwag mo siyang itaboy. Nagmamadali si Marvin para sa bagay na ito. Sa oras na iyon, sa isla. Si Marvin ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang pamilya na nagsasabi na si Matt ay hindi pinoprotektahan ng mabuti si Marvin at wala siyang magawa, kaya gusto niyang itaboy sa pamilya ni Cruz. Siyempre, hindi hinayaan ni Marvin na mangyari ito, kaya sumugod siya. Bakit? Alam mo ba kung anong ginawa niyang mali? Sabi ng matanda. Ang matandang ito ang pinakamataas na pinuno ng pamilyang Cruz, si Terso Cruz, ang lolo ni Marvin. Dahil wala itong kinalaman kay Direk Matt, nag-aalalang sabi ni Marvin. It happened very suddenly, and it was only 10 minutes before and after. What's more, hindi ko ipinaalam kay Direk Matt from the beginning. He didn't know about it at all. If I told Director Matt about it. But hindi ito nagawa ng mabuti, na humantong sa aking pinsala, makatarungang parusahan siya. Ngunit ngayon ay hindi alam ni Direk Matt, hindi tama na gumawa ng madali ang parusa ng ganito. Tumakbo lang si Marvin at napabuntong hininga. Sinabi niya ito sa isang buntong hininga. Sa pagkakataong ito ay pulang-pula na ang kanyang mukha. Paki-like and subscribe naman. Salamat sa mga sumusubaybay.